Quem não vai fazer? Quem vai tomar uma flecha? Hey viewers or hey viewers, welcome or welcome back to my channel. So for today's video, I will be reacting to Horizon Dash and the teaser. So pinanood ko yung live kanina, yung contract signing nila, and then sa dulong-dulo, gaya nga nung sinabi doon, sobrang daming mga madaming revelations yung mga upcoming projects or like yung fan meeting and yung mga mall tours na pupunta ulit sila na ay pupunta na naman sila dito sa Cavite sa may Gentry ba sa 13L? Parang ganun, Gentry ata, Robinson Gentry or Robinson 13, hindi ako sure, but then yan, comment down below kung ano po yung tama. And then yun, I decided to react to it. Hindi ko pinanood yung dulong part nung mismong pag-signing kasi nga pinakita nila yung teaser. And I just wanted to personally see it in a much larger screen and also record it na rin also. Wala lang, para lang, kasi syempre, first time ko itong makikita, ganun. Wait lang. So, meron, ayan, kung napanood nyo din yung, tawag dito, yung live stream ng contract signing, sinabi doon nung CEO nung MLD Entertainment na Horizon got received an invitation in South American music festival, I guess. And then bukod sa ayon sa mga mall tours nila sa Nueva Ecija, Antipolo ba? Tapos sa Mindanao meron din. And then sa Pampanga meron. So, yun. Marami pa silang mall tours bago sila magpunta dito. So, sana puntahan natin. Kasi ako nung nagpunta sila dito sa Dasmariñas, na sobrang daming tao talaga. Pinuntahan ko talaga kasi nga, baka ito lang yung only chance ko na makita sila ng for free. And, you know, even if they're just almost a month lang sila nun eh, nung nag-mall tour last Sunday. Then, makikita mo na yung, nandun na yung, ano nila eh, kumbaga yung spark nila as a group. Hindi katulad nung first week nila, yung performance nila, first few performance nila as a group. Mapapansin mo pa na may something pa, need to improve. Pero ngayon, nakikita mo na na, there's improvement in all their performance na napanood ko. And first time ko mapanood yung performance nila ng Lovey Dovey Don and then ng Tiger. Kasi usually, yung nakikita kong performance is yung Dash. And then, yung Take My Hand. So, yun. Yun lang. And, ano pa ba yung mga sinabi sa live stream? Hindi ko na matandaan yung iba. Ay, sa contract signing. Kung ano pa yung mga future. Pero sabi, yun nga. Abangan pa natin kasi nga, marami pa silang content. Mga pasabog na i-release. So, yeah. Without further ado, let's proceed to the music MV teaser or music video teaser. 3, 2, 1, let's go. I think so. To the sky high! Oh my god! Si Winston yung nag-hawak ng flag. To the sky high! Oh my god! Yun yun. Bilis naman. Talagang teaser lang. So, yan. Ang ganyan excited to be ako sa MV. Kasi ilang beses ko na napakinggan yung content. So, yung MV na lang. Yung mismo magiging itsura ng MV na lang yung problemahin ko. Ay, kailangan ko makita. Oh my god, I'm so excited for it. So,
That's it for this video. I hope you like this video. You can give it a thumbs up, subscribe to the channel, click the notification bell. Comment down below your thoughts if you may suggestions. Kung ano pa yung mga pwede natin gawin dito sa channel ko. Pwede kong gawin. Yung gusto nyo mapanood. And kung ano pa yung mga pwede kong reactan. Kasi more on reaction channel din naman ito. And, yun. Dahil na, nabanggit ko na rin naman kanina, meron akong video. Nag-video ako syempre nung nagpunta ako ng ano, mall show nila sa Dasmarinas and hoping soon ma-upload ko siya sa YouTube ko. Hindi ko sure kung i-upload ko siya lahat. Pero hopefully soon ma-upload ko yung iba. Hindi rin kasi ako masyadong confident dun sa may angle ng video dahil sa taas siyang angulo and then sa medyo bandang gilid. So hindi kita talaga yung mga mukha. Hindi talaga siya front view ng performance. But still, makikita mo talaga yung mismo, baga parang tawag to, top view. Then may iba pang tawag doon yung masagang top view ng performance na makikita mo talaga doon kung sino yung parang nagtatago na sa likod. Mga ganun. Pero parang alam lang ang angas na nila ng time na yun. So, yun. And also, I hope na let's continue to support them. Kasi I personally, kahit naman na talaga di talaga silang lahat yung bet ko doon. Kumbaga yung parang pinaka ano ko lang talaga expected ko na makakasama din is yung Holy Family. Hindi. Tapos, ayun pa nga. Ano. Siyempre, in-expect ko na rin si Kyler tsaka si Winston. Tapos si Kim, parang siya yung pinaka unexpected para sa akin. But still, yun, I'm learning to, you know, may ganun talaga. Kahit sa mga past na napanood ko ang survival show, meron talagang ganun na parang kahit gusto ko, feeling ko. Dahil nga, syempre, iba rin naman yung gusto ng tao. Di rin naman ako nagsisi kasi binoto ko rin naman yung nakapasok din naman talaga yung mga gusto ko. Yung parang naisip ko lang na yung ideal group ko talaga hindi siya nabuo. Pero, yun, slowly, I'm getting to know the other members also. And starting to like them also. So now, I just hope they continue to impress me more, especially those members na talagang hindi ko talaga masyadong parang kumbaga parang hindi sila yung first choice ko. So slowly but surely, they will captivate my interest sooner or later. Alam ko yun. Kasi parang ngayon natutuwa na ako pilaking kaila Kyler tsaka kaila Winston. Lalo na kay Winston. Parang siya na yung pinaka parang natutuwa ako sa kanya. Ganun. Sa tatlo. So yeah, that's it for this video. Bye viewers. See you in my next video.